Zacateca. Corre, então. Vem cá, tem cá. Quem é? Zacateca. Ito na, si senyor Ray Pacheco sa programang Teka Teka. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka Teka sa DWIZ. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Magandang hapon na maulang hapon. Ha, sa lahat po ng ating mga amigos at mga amigas, o konting ingat ha, doon sa mga nagmamaneho ngayong hapon ha, ngayong oras na ito sapagkat matindi yung buhos ng ulan. At syempre, makulimlim, lahat po nakabukas sa mga ilaw nila, kailangan po, at dahil para maiwasan natin ang anumang aksidente. Syempre, ngayon po ay pinag-uusapan natin yung ulan, yung mga flights. Sa, at saka yung ground operation po sa Ninoy Aquino International Airport temporarily suspended po. Makatapos po yung issue ng PAGASA na meron pong inisyo sila na red lightning warning. Alamin nga natin sa PAGASA itong red lightning na warning na ipinalabas po mula sa PAGASA. Okay, tignan natin ang PAGASA, sandali lang. Mainit, malamig, maulan, maaraw. Teka, teka, ano ba ang weather ngayon? Eh, teka, tingnan natin muna. Obet Padrina. Obet, buenas tardes. Magandang hapon. Buenas tardes, Señor Pacheco. Mm-hmm. Buenas tardes. Malakas ang ulan na mukhang matindi ah. Oo, ito po actually, ngayon po kasi, although wala po tayong bagyo, wala po tayong bagyo, mm-hmm. pero meron po dahil papunta na nga tayo sa panahon ng tag-ulan, kaya po mas manapapadalas na itong mga thunderstorms natin. Normally po kasi, ang tag-ulan natin nagsisimula during this time, mga third week or fourth week of May hanggang first or second week of June. Mm-hmm. Tapos po tumatagal yon hanggang October. Pero clarify ho natin, no, itong tag-ulan natin ay particular lamang dito sa may western section ng okay. Luzon tsaka ng Visayas. So mm-hmm. yun po yung ano, yung pagsinabing kasi sa may ibang mga lugar sa ating bansa, halimbawa sa Mindanao, hindi distinct yung tag-ulan tsaka tag-araw within the whole year na inuulan sila. So, ito pong sinasabi natin tag-ulan, particular ito dito sa western side. Na pag sinabing western side, saan yung lugar yan? Metro Manila kasali? Ayan, kasama po. Like yung Ilocos Region. Ilocos Region. Central Luzon. Central Luzon. Tapos yan, Metro Manila, Calabarzon, Mindoro, Palawan, itong Panay Island. Yan, yan po yung... kasi po, Señor Pacheco, tayo po sa kabatiran ng ating mga kababayan, meron po si tayong tinatawag na apat na uri ng klima, o type, four types of climate sa Pilipinas, no? Mm. So, ang main difference lang yun kung either distinct or hindi distinct yung tag-ulan tsaka tag-araw. So, mm-hmm. itong nasa western side ng bansa, ito po, distinct yung tag-araw. Tayo po yun, yung mga sa Metro Manila, nasa western side, yan. Sa mga kababayan ko sa Bataan, yan, yung lugar po na yan, yung, kumbaga po, very distinct yung tag-ulan tsaka tag-araw. So, ito po, so pag nag-onset tayo na sinatawag natin tag-ulan na sa Pilipinas, actually tag-ulan na dito sa western side ng ating bansa ho. At yun po yung minomonitor natin ngayon kasi meron tayong criteria mm-hmm. na tinitingnan. Kailangan ma-satisfy niya yung mga criteria na yun, which is mainly dapat yung mga estasyon natin ay maka-record ng certain na dami ng ulan. So yun kayo, yung minomonitor natin. Anong, nagpalabas kayo kagayon ng alas 3:37 ng lightning red alert, tama ba? Opo, normally nilalabas po natin yan sa kasi meron po tayong istasyon dito sa ano okay. sa airport po. So normally pag naglabas po no, sabihin po pag may red lightning ay grounded po yung mga wala mo nang nilipad. Wala mo nang nilipad. Po, pwede silang tamaan ng mga ng mga ano lightning no. Yun ang mabigat, yung tamaan ng kidlat. Oo. So, for the meantime, mga ilang minuto yan o ilang oras yan na medyo nakatenga muna yung mga eroplano natin at hindi mo na paintulutan yan, usually? Opo, usually po kasi yung mga thunderstorms naman natin, lalo na localized yan, normally mga 1 to 2 hours, no? Okay. Tumatagal po yung mga ganyang klase ng mga weather system, no? So, kaya po actually, kagaya ngayon, posible po mga alas 6, alas 7, wala na po yung ano, yung mga pag-ulan natin. Mm-hmm. So, kanina pa yung 3:37. So, at this point, meron na 1 to 2 hours yan, naman? Opo, no. Pwede so, na. Pwede pong, opo. So, pwede mga hanggang mga 6.
Mm-hmm. Or siguro latest na po yung alas 7. Normally po, no, lalo na kapag yung thunderstorm natin, tinatawag na single cell lang or parang isang thunderstorm lang. Pero minsan po kasi kapag squall line, yung sunod-sunod po na thunderstorm, doon po nagtatagal na. Sa ngayon po, base sa monitoring naman natin, posible po yun nga, hanggang mga, yun, hanggang 6 p.m. Okay. Or, ano, latest na siguro yung 7 p.m. Okay. Bahala sa Metro Manila. Actually, dapat po, na po yung mga kanal natin. Tanggalin na yung mga baradong kanal, ano? Okay. So far, yan ang inasahan natin na nangyari ngayon at base sa report na PAGASA kung bakit tayo ay nag-issue ng red lightning warning. Oo, kasi okay. Nga po, meron po tayong mga thunderstorm ngayon, Senyor Pacheco. Okay. Opo. Okay, maraming salamat, Obet, ha? Maraming salamat din po, no? Sana lagi po tumutok yung mga kababayan sa paratuntunan nyo upang malaman po yung latest natin weather. Opo. Maraming salamat din, Obet. Salamat mula sa PAGASA, Obet Badrina nag-uulat. Okay. At sumayin nyo ang ulat panahon. Laging maging handa, anuman ang weather. Ebe minutos, makalipas ang alas 5 ng hapon habang nasa gitna kayo ng biyahe, yung mga patuloy na nakatutok sa atin at mga nakikinig po sa ating palatuntunan ngayong araw na ito ng... Ang bilis ah, Martes. Martes po ngayon ah, 17 ng buwan ng... Mayo. Kaya nako, ilang linggo na lang daw. Ilang linggo. Pwede nang sulit-sulit na po itong pag-ulan na inaasahan natin mula po sa report ng PAGASA. Kaya po, nagkaroon po ng konting pagkabalam yung mga meron pong mga scheduled flight ngayon. Yan po sa ating Ninoy Aquino International Airport temporarily suspended after ito pong ipinalabas na advisory para po sa Manila International Airport na nagmumula po sa PAGASA, yung lightning red alert. Para po, ika nga, may iwasan natin ang anumang aksidente dyan po sa ating mga himpapawid sa mga aeroplano natin, okay? At syempre, binabati po natin ng magandang hapon, buenas tardes, lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito na nakikinig po sa amin, sa magitan po ng iba't ibang himpina namin dyan po sa home radio, Dabao, home radio, sa mga ba tayo napapakinggan? Marami tayong home radio Dabao, home radio Iloilo, home radio Cagayan de Oro, home radio Jensen, home radio Naga, home radio Legazpi. At magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang madaling araw, magandang merienda, magandang hating gabi, at magandang tanghali sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas. Mga kababayan natin na patuloy na nakatutok sa umagitan ng Facebook o kaya ng YouTube dyan po sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito pa rin ang Teka Teka, si Senyor Pacheco, ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso hanggang alas 6 ng gabi. Music natin, music, engineer, nawawala, engineer. Okay, 11 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng hapon. Mamaya po, makakapanayam na natin ng Commission on Elections sapagkat siyempre tapos na ang eleksyon. Ha? Paalala po sa lahat ng mga kandidato. Baka kayo nakakalimot, ha? Baka kayo nakakalimot na kabilang ipo na dapat kayo ay magsumiti. Ha? Dapat kayo magsumiti ng inyong Statement of Contribution. Hindi nyo basta-basta ibubulsa yan. At yung mga gastusin ninyo, ha? At yan po'y malalaman natin mamaya kung paano po yan, kung ano yung mga involved dyan sa mga ginastos ninyo at nag-withdraw kayo, nagsumiti, ng inyong, dapat kayong mag-sumiti ng inyong Statement of Contribution at Expenditures. Kung may natira, yun ang hindi natin alam. Kailangan yung deklarasyon kung paano ninyo ginastos ang pondo, kung may natira o sobra, at kung nagbayad ba sila ng kaukulang buwis. Ayan, malalaman natin. Nasa linya naman natin si Attorney Bagid. Okay, si mamaya makakapanayan po natin si Attorney Bagid ng Director ng Campaign Finance COMELEC ng Commission on Election. O yun, nasa linya na natin. Nasa Zoom natin. Magandang hapon po, Attorney Bagid. Tama ba yon? Bagid? Opo. Bagid po. Bagid, ayan. Kaya, Attorney Bagid, nabanggit ko kanina yung tungkol sa ginastos nila. Ha? Ng mga pondo, ha? Nabanggit ko kanina, Attorney Bagid. Kaya, baka kala nila, pwede na lang, basta ibubulsa lang yan. So, ano po ang inaasahan natin? Sapagkat ngayon po ay baka nagkakalimutan
Eh siyempre yung iba nag-a-abroad na, yung iba po ay nagbabakasyon na muna, nakalimutan nito, baka nakalimutan nila na meron silang dapat na pananagutan mula po sa mga nagastos nila at yung mga pondong ginastos at kung saan ito nanggaling. Unang-una po sa lahat, magandang hapon po sa lahat po na nakikinig at yung mga nanonood po sa inyong programa. Apo. Senyor Ray, no? Ayon po sa batas natin, mm-hmm. ang mga kandidato at ang mga political party, kasama na rin dyan ang mga party list group, mm-hmm. ay dapat magsumite ng kanilang statement of contribution and expenditures, no? Mm-hmm. Within 30 days no, after the election. So, ang tapos ng election natin, May 9, so 30 days, meron silang hanggang June 8 para maisumite ang mga report na ito. So, within, pag sinabi natin yung 30 days, attorney, director, paano po yun? Yung po ba, ibibilangin natin ng, kasi natapos tayo ng eleksyon, basta sabi natin, 9 ng Mayo, tama po ba? Opo. O, doon ako magbibusimula, bumilang sa 10, opo. 11, 12. So, babagsak opo. Po ito ng, kung 30 days, babagsak po ito ng June 8. Tinitingnan ko po yung kalendaryo natin. Tama? Opo, tama po, Senyor Ray. Opo. Ganyan okay. po ang pagbibilang natin sa batas, no? Mm-hmm. Na ang pagbilang natin ng, pag magbigay tayo ng period, sinasama natin ang Sabado at Linggo. Okay. At pati ang holiday. Ah, so walang ano ha? So calendar day siya na. Walang lalampasan ha? Sa wala bilang. Walang lalampasan yan. Okay. So maliwanag, yung 30 days, kasama po ang Linggo at Sabado. So, opo. Ang magsusumiti... Ang magsusumiti po, individual at saka yung partido? Opo, ang kandidato, ang mga partido, at ang mga ang political party at ang party list group, ito po yung sample ng batas na sila magsumiti ng kanilang statement of contributions mm-hmm. and expenditures. Okay. Opo. Usually ba, meron, pag pinag-uusapan po ba natin yung pondo sa na ginasto sa kampanya at saka yung contribution. Ang contribution po ba, halimbawa ako kandidato, direct, ako kandidato. Pag binigay ba sa akin ng contribution eh, i-turn over ko ba yun sa party, sa political party ko o it will be in my ano, in my own pocket, lalagay ko sa pocket ko? Unang-una, senyora, hindi naman lahat ng kandidato tumatakbo may partido. Okay, so, sabagay. Totoo naman, ano? So, okay. At minsan din, depende rin sa arrangement ng partido at saka okay. ng kandidato yan. Mm-hmm. Kung ang itatanggapin niyang contribution ay para sa lahat ng kandidato ng political party o particular lang mang sa kandidato yung tinatanggap nila. Ayun, ganun pala yan. Nagkakatalo. So, alimbawa, ako kandidato, I belong to a party, but the donation directed to me. Sa akin binigay. So, may resibo ako? Opo. Okay na, tinanggap ko ang perang ito para sa akin. Okay. Ganun po yun. Kasi iba yung resibo para sa party. Tama ba? Opo. Ikita yung consideration natin dyan, Senyor Ray, yung intensyon nung magkocontribute kung kanino niya ibibigay. Paano po yun? Isipin, kung halimbawa, ang contribution niya, ang gusto niya, ibigay niya lang sa kandidato at hindi sa political party. Opo. Para sa kanya lang talaga yun. Opo. So, okay nga, siya ang magre-remit. Ako magre-remit ngayon sa inyo. Dahil sa akin ibinigay lang. May resibo ako between the sa nag-donate at saka sa akin. Granting na ako yung kandidato lang. So, hindi na ako magbibigay sa partido ko dahil sa akin lang to eh. depende po sa arrangement ko ng partido at saka ng political ng kandidato. Opo. Kung yung tinanggap pa nila ay pwede nilang ibigay o magiging common fund ito ng partido. Okay. Yung po bang natira o sobra, binabayaran nyo rin? Dapat ko rin bayaran? Halimbawa may sumobra ho sa akin. Babayaran ko. Ang ano po natin dyan, lahat po ng contribution ninyo, kailangan nyo po ma-reduce natin sa writing, sa sosend nyo. At hindi naman po lahat yan, kailangan isiro-siro nyo o gamitin nyo lahat. Kasi maaring sobra ang tanggap niyo ng contribution doon sa inaallow lang ng batas para gastusin. Okay. Kasi kung lalagpas naman kayo sa gastos nyo, may kaukulan ng parusa yun ang pagkakulong. Pag sumobra. Oo, sumobra. So, halimbawa, ang dapat lamang gastusin mo, for example, lagay natin halimbawa, 100,000 lang halimbawa, mm-hmm.
tapos may contribution ka ng natanggap na 200,000, hindi mo siyempre gagamitin yung 200,000 kasi lalagpas ka eh. Makakakasuhan ka. Okay. So, ano ngayon ang nangyayari doon sa may naglabas ng ano diyan ng ano yung DIAT ang tatawag dito yata unexpended balance. Ito magpo-form part to ng income nung kandidato. Kaya kailangan niyang i-declare to as income subject to tax. Okay. So bali para na nangyari 100,000 lang ang allowable sa akin to spend for my candidacy, and then meron sumobrang 100,000. So yung 100,000 hindi lang basta yun na yung parang subi mo, ha? Kita mo. Sarap na lang tumakbo, director. Director, binibigyan mo ako ng idea o paano kumikita pa lang sa kandidato, ha? Hindi, alimbawa pala, 100,000 lang ang gagastusin ko, pero binigyan ako ng 300,000, may 200,000 pa ako. May 200,000 ako. Kaya lang, hindi ka lusot para bayaran mo ng buwis yung 300,000. Kunyari lang. Yung natirang 200,000. Yung natirang 200,000. Kasi yung pagbibigay ng contribution, diba hindi siya subject for an for gift tax, no? Okay. Pero yung 100,000 na nagamit mo na sa election, yung two, hindi naman subject sa tax yun eh. Yung 200,000 na natira, na isinubi mo. Ah, yun ang ibubuwisan. Yung natira. Yung ibubuwisan. Yung nasubi. Kasi yung magiging income mo. Yung nasubi. yun ang income. Oo. Pero senyori, no? Based sa experience natin, may mga kandidato tayo na nakatanggap ng sobrang contribution. Ang ginawa nila is inoli nila sa kanilang mga contributor. Mga ilan lang sila. May gumagawa doon. Basta may mga tapat naman pala. Wala naman kasi tayo talagang ano diyan eh, malinaw na ano na guidelines diyan. So depende doon sa ano, sa tumanggap. So ang diba, meron akong 100,000 na sobra, ibinalik na doon sa nagbigay. Opo. So wala na akong mabayaran na buwis. Tama rin po kasi hindi naman kayo kumita doon. Ha? Kasi hindi naman kayo kumita. Kaya wala kayong buwis. Kasi ibinalik mo eh. Paano naman yun? Paano nyo naman natin kung binalik ko o hindi? Kasama po yan doon sa... sinabi ko, Direk, wala na. Wala na natira sa akin eh. Wala na natira, pero huwag ka, nasa abors ako. Pero sinoli ko direk eh. Nasaan ang katibayan? Kailangan ba may katibayan na sinoli ko? Ang based sa experience namin, yun, ito yung tatawag ng voluntary, ano, kasama to sa mga nire-report nila. Na sinoli ko. Sinoli, tapos may pirma na sinoli. Kailangan merong pakita na. O yan, kita-kita nyo, ha? Yung pinagsuloyan ko, ayan, natin ang gapo niya. Pero actually, kuya, senyori, more on sa BIR na ito eh. Kasi income nila ito. Ang hirap na, direk ha? Medyo mahirap na, pero kasi umalaki talaga tayo panuntunan, no? Yung pagre-reporting nila dito, although sabi po nga sa inyong business experience, yung kandidato talagang nag-volunteer ng information na isinumiti sa amin na nagsasabi na sinoli nila ang natira nilang pera. Kasi tandaan natin... Ang ibig ko sabihin, yung sinabi ba merong dokumento? Merong dokumento. Okay. At may pumirma na tinanggap niya ulit yung perang sinoli? Opo. Wala pong gano'n na tayong ano, na... may tumanggap na sinoli. Gineclare niya lang po na naisoli niya. Ganon? Wala akong dokumento? Opo. Basta sinabi nila sinoli ko? Merong dokumento na nagpapahayag na isinoli niya sa kanilang mga contributor. Ayun. So, consider na yon na exempted ka na? Wala na akong babayaran? BIR na po ang magkahabol po. Sino po magbabayad ng BIR na lang? BIR na po ang may ahens na magpapano kung yun pa talaga inaisoli o hindi. Okay. Basta sa yun nyo, iba sasabihin yung dokumentong pinakita na naisoli, pagkatapos, bahala na BIR mag-check o mag-double check kung talagang totoo yung sinabi niyang report sa inyo. Okay, sa COMELEC. Ayun. Basta ang point ng COMELEC, okay, you have the documents, and then it is now the BIR who will do the auditing. Yung audit nilang mabuti kung talagang totoo yung sinabi niyo. Kung totoo sinabi na sinoli talaga. Oo, doon sila lang parang mag-check niya, double check. Ayun. So wala rin pa rin. Opo. Kung nakalusot sa inyo, hindi sila makakalusot sa BIR. Mas may pipong BIR. Ang hirap pala. Ang hirap. Hindi ba pwede ilagay ko sa ilalim ng medyas ko?
Pero kailangan pala may dokumento, no? Kaya po. Ang hirap din pala, no? Pero marami rin, madali. Pero ano palagay nyo? So, meron pala. So, yung sinasabi nyo yung nagsosole, ilang porsyento direct? Naku, hindi ko po masabi, no? Pero, Mas konti. Mas konti direct o mas marami? Mapipilan lang po sa daliri ang nagsosole. Ng kanilang mga tinanggap na sobra na kontribusyon. Oo. Opo. Baka na naman ang sinalagilag nila sobra, 100,000, pero 1 million na yon. Balato naman dyan. Pwede rin, di ba? Like, so, sinuli ko na yung 100,000 na sobra, pero wag ka, 1 million yung sobra. 100,000 sinuli. Galing, ano? Pwede rin, ano? Marami kasi gano'n, no? Yan ang hirap talaga. Hindi mo ma-check yan, eh. Kasi bigayan na ng bigayan, lalo na yung bigay lang ng bigay lang, di ba? Buti kung nagkakaroon pa ng resibo yung bigayan, kasi direct, I doubt whether na merong alamawa kaibigan ka. Binibigay na lang yan, eh. Wala nang ano, eh. Wala nang usapan dyan, eh. Di ba, direct? Ang batas po natin dyan sa campaign finance law, sabi po sa pagbibigay ng umpag o contribution sa mga kandidato, nag-re-require talaga na meron talagang resibo o patunay na nagbigay o natanggap. Opo. Pero kaso yung iba nga, wala nang bigayan, di ba? Wala nang resibo. Wala resibo. Opo. Yung sa kanila po siguro kung ano, para lang mapagtakpan nila. Pero ang batas po natin, napakaipit para. Dapat. Kasi, okay. Paano po yung sa commercial? Yung mga commercial, saan yung chine-check yan? Ano ba, commercial namin sa radyo? Opo, ang mga mass media entities po, i-require po natin sila na mag-submit din ng separate na report. Ang mga media? So, kami po? Kayo po. Broadcast and print? Opo. Broadcast and print? Okay. And print, opo. Pati na rin sa social media. Okay. Opo. So, ito po yung... hindi yung pagkagastos po, pag-monitor ng gastos ng mga kandidato at mga political parties sa partners group, hindi lang po kami dinidepende dun sa voluntary submission ng mga nila. Kumukuha rin kami po ng mga other sources, katulad po sa inyo, sa mga media. At mula doon, ibinabangga namin, dun sa kanilang isumite, titira namin kung tama ba, kung magja-jive, kung pareho ba talaga. Tapos, madi-determine namin kung hindi nila actual or hindi faithful yung kanilang submission kung nagsisinungaling sila. Okay. Okay. So, kasi po, mauuna siguro silang i-proclama. Ano man mauuna? Ang proclamation o ang pagsasubmit din ng kanilang statement of contribution and expenditures? Mauuna po ang mga proclamation kasi pagkatapos po natin ng canvas ng mga boto, automatic po yan sa mga board of canvassers, eh. Pinuproblema po nila ang mga nanalo. Mm-hmm. Ito naman ang pagsusumitin ng mga reports nila, statement reports nila. Mm-hmm. Ito po yung 30 days no, pagkatapos ng election. So, more or less po, dapat po lahat sila nakapag-proclaim na. Mm-hmm. No, naproclaim na sila. Opo. Okay. So, usually ba, ano nararanasan ng ating Commission on Elections kapag pinag-uusapan natin itong sources? Ito ba, nagkakaroon ba minsan ng delay? Ano pong delay po sa pagsusumitin nila? Opo. Nararanasan nyo ba? May nadidelay? Merong hindi nakakasunod kagad after 30 days? Naku, may mga... Pag ikaw po, kaya po, no? Mabuti na po, tata, nabigyan ko ng pagkakataon, no? Para bigyan din ng paalala sa ating mga kandidato, no? Yung pagsusumitin po, nalagpas doon sa 30 days, 30 days. Oh, 30 days. Mm-hmm. Ay po, mayroon pong kaupan lang po na penalty yan or administrative. Okay. Fine yan, no? Depende yan sa posisyon na tinatakbuhan mo. Okay. Mag-range yan, halimbawa, 10 to 30,000, no? Kung first time offender ka, depende ka sa posisyon na tinatakbuhan mo. Mm-hmm. Pero kung pangalawang beses mo na o mahigit pa, mm-hmm, maliban sa administrative fine na mas mataas na, mag-range yan from 20 to 60,000, aha, uh-huh, eh meron pa yung penalty ng perpetual disqualification toward public office. Wow. Mm-hmm. So ang ibig sabihin po, yung kandidato na yan, hindi na makakahawak na po ng posisyon sa gobyerno, mm-hmm, hindi lamang po elective, pati po appointed position. At may nangyari na tayong ganyan? Tama ba? Marami na po tayong ano. Meron na po kung nangyari sa ating ganyan na hindi na sila pwede tumakbo? Hindi na sila, pwede sila tumakbo pero hindi sila makakahawak ng posisyon.
Opo. Ang hirap naman nun. Opo. Pwede tumakbo pero hindi hawak ng posisyon. Hindi na siya mahahawak kasi po. Eh, hindi na ako tatakbo. Opo, pinitigil na rin po namin ngayon yan. May nung nakarang May 9, mayroon siguro mga 20 na kandidato na nagsumitin ng kanilang certificate of candidacy para sa natatakbo. Pinigil na lang po namin kasi wala na naman mangyayari sa pagtakbo nila. Oo, sayang so, lang. Namin sila sa listahan ng mga kandidato. So, blacklisted na yan. Nakalagay na sa blacklist. Ayun. May listahan na po kami yan. Ayun, kaya pala pinalalahanan din na kagad. Op, sayang lang. Oh, kung boboto kayo, pwede pala, pwede tumakbo, pero sayang lang ang pagbo, ang boto na itatanggapin ninyo dahil disqualified kagad kayo. Wow, ganun pala yan. Siyempre, baka ang mga tao na to, baka makatanggap pa ng mga contribution. I see. Kaya pinipigil na natin yung kanilang ano, kandidatura. Okay. Direct, last na lang, bago tayo ilan, at this point, ilan na nagsubmit? Meron na? Ang opisina ko, campaign finance, para lang sa mga national position. Okay. Sa national position, ilan na po? Wala po tayo natatanggap na nagsumite ng kanilang mga... Visit pala sila, no? Mga... ano kaya, mga nagbabakasyon pa muna? Yung mga nanalo po. yung mga natalo. pati ba natalo? Magbibigay din? Lahat po sila. Lahat po sila kailangan magsumite. Ang hirap naman, talo na, magbabayad pa. pati nga po yung mga nag-withdraw, kailangan nila mag-submit. Ha? Yung mga nag-withdraw po ng the period ng kampanya from March 25 hanggang May 7, kailangan nila mag-submit pa rin ang kanilang sose. Okay, within 30 days din yan? Within 30 days din. Okay, sige. At least malinaw po yan, natalo, nanalo, nag-withdraw, bayad kayo ng inyong magbibigay, magsusumite kayo ng statement of contribution and expenditures. Maraming salamat, well said, Director Bagid, sa pagbibigay daan nyo sa amin dito sa palatuntunan naming teka-teka sa DWIZ. Salamat po naman. Maraming salamat din po sa inyo, Pacheco. Salamat. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Maraming salamat. Mga kaibigan, ang ating Director ng Campaign Finance ng Commission on Election, sa katawan po ni Attorney Efraim Bagid. Ayan. At umabot po tayo sa, sumapit na po tayo sa tagdang oras. Pansamantala lang po tayo munang babalik. Magbabalik kami dahil magbibigay muna kami ng paalala pagkalipas po lamang ng ilang sandali. Philippine Standard Time, 31 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Teka, teka, si Senyor Pacheco na! Magandang hapon, nasa huling bagay tayo ng ating palatuntunang Teka, Teka, si Senyor Pacheco na! Ngayong araw na ito ng Martes, ika-17 ng buwan ng Mayo. Ilang linggo na lang daw. Nako, panay ulan na raw ang mararanasan natin. Ngayon po ay naranasan natin ang matitinding pag-ulan at mga inaasahan pa rin yan sa mga susunod na araw, senyora. Pero samahan pa rin ninyo kami hanggang alas 6 ng gabi. At binabati natin yung lahat ng patuloy na sumusubaybay sa atin. Sina Angelo Sigliseria Pugao Pacaira mula sa Binondo. Si Angelo Redahan ng Malolos, Bulacan. Nelson Malinaw. Magandang hapon, Senyor. Nino Rivera. Ricardo de Guzman. Magandang hapon. Marie Kyler mula po sa Hong Kong. At si Danilo Leonardo. Good afternoon, Senyor. From Masambong, Quezon City. Jel Celedonio. Ayan. Hello, Idol. Okay, maraming salamat sa inyong... At si ganun din si Joby Cabalquinto ng Home Radio. Diyan po sa Jensen. At si Henry Manansala. Magandang hapon, Senyor. Watching from Cainta. At si... sino pa? Sino ito yung hapon? Yung hapon. good afternoon, Senyor. Brenda Peke Ono. Ayan, good afternoon. Konnichiwa. And watching from Japan. Congratulations. Yeah, salamat. Salamat po sa mga... Konnichiwa. At binabati rin natin. Bakit konnichiwa ng konnichiwa dyan? Binabati rin natin yung mga taga-Western na Australia. Sa Perth, Australia, regularly sila natin yung mga ka... si Elazar. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito pa rin sa ating palatuntunan. Yung mga taga Bicol, sila Gerson na siguro, salamat sa mga taga Legazpi Albay. Ayan, LA.
Legazpi Albay. LA yan eh. Okay, salamat po. At 46 minutos na makalipas ang alas 5 ng hapon. At siguro naman may balik back to normal na yung mga biyahe natin dyan sa Ninoy Aquino International Airport matapos pong magkaroon ng advisory mula po sa Pagasa kanina ng alas 3:37 na kung saan po ay binigyan sila ng red alert muna. Para ma-prevent sila sa anumang inaasang insidente na mangyayari dahil po ng mga kidnap, di ba? Mga pakidnat-kidnat na yan eh. Dahil po delikado yan sa ating mga aeroplano. Ayan. At inaasahan natin na back to normal lang ngayon. At siyempre, ang isa sa mga mabigat ngayon dito, yung kinimpirma po ngayon ng Department of Health, ngayong kanina lang ito ha, yung local transmission ng sub-variant ng Omicron virus na BA.2.12.1. Parang ano ha, parang FM station ha, engineer ha, parang, point, parang radio station, di ba? BA.2.12.1. Nilinaw po ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na hindi pa matatawag na community transmission ang mga naitalang bagong kaso ng Omicron sa variant. Bakit? Sa pinakauling na-detect daw po, yung tatlong bagong kaso ng Omicron sa variant, dyan po sa Western Visayas ay kabilang dito ang isang returnee overseas Filipino mula sa US na fully vaccinated contra COVID-19 at dalawang local cases. Ayan. Kaya sa ngayon, may 17 kaso na ng naturang sub-variant pero kung saan po 16 dito ang local cases na mula sa NCR, ayan, at Puerto Princesa at Western Visayas at isang returnee overseas Filipino na galing naman sa Western Visayas. Ayan. At ipinabatid po ni Yusek Berhere na ang nasabing sub-variant na yan ay posibleng mas nakakahawa ngunit hindi nangangahulugan na magdudulot ng malawakang hawaan. Aba, medyo mas ibang dating ha. Nakakahawa, posibleng mas nakakahawa pero hindi daw magdudulot ng malawakang hawahan. Ibig sabihin, kamukha nung yung massive na talagang magkakaroon ng sakit ang lahat. Dahil po sa mataas na vaccination rate ng bansa. But ilan na ba tayo? Ilan na ba yung vaccination rate natin? Hindi ko nalaman kung ilan na yung vaccination rate natin. Ha. Meron ba? Ayun. Gagawin po kasi ng... Kasi ang alam ko, ang target natin, 77 million. Kailangan maabot natin ang target na 77 million fully vaccinated bago matapos po ang Duterte administration. Kailan mo matatapos ang Duterte administration? Sa Hunyo at 30 po yan, di ba? Hunyo at 30, senyora. At sabi ng pamahalaan natin, gagawin po nilang lahat para maabot yung 77 million na fully vaccinated. Ibig sabihin, yung target natin, 85% ng populasyon ng Islas de Pilipinas ang target po para po sa eligible, ayan po yung targeted eligible population sa katapusan ng Hunyo ngayong taon. At ayon po kay Kabutahe, si Mirna Kabutahe po yun, yung ating National Vaccinations Operations Center Chairperson, Yusek Kabutahe, na meron pang 4.3 million na mga Pilipino ang kailangang maturukan ng second dose. Ayon. 4 na milyon ding mga kabataang edad ay 5 taon hanggang 11 anyos gulang ang pwede nang bakunahan habang 3 milyon sa hanay po ng mga senior citizens at 2 milyon para po sa mga batang ang edad ay 11-17 na taong gulang. Ayan. Para po sa mga fully vaccinated individuals, sinabi po ni Kabutahe na may 13.6 million pa lamang ang nabigyan ng booster shot mula po sa 56.9 million
na fully vaccinated. Ba, 56.9 pa lang fully vaccinated eh. O, de, kulang pa lang mga 2 million to. Ha? Kung 77, tama ba? 56.9 million, mga kulang-kulang pa ng mga 2 million to. Nangangulugan, nasa 43 million pa, nangangulugan, nasa 43 million pa ang pwedeng maturukan ng booster shot. At kung hindi man maabot, eto, may pasubali. Kung hindi man maabot, engineer, ang 77 million na target, kahit malapit-lapit lamang, nakikiusap ha, kahit na malapit-lapit man lamang, dun po sa numerong ito, ang mabigyan ng bakuna hanggang Hunyo at 30. Yan lang ha. Pero nyo, nakikiusap ha, malapit-lapit lang. Para naman ganito maranasan natin na hindi tayo maepektuhan itong problema natin dito po sa bagong variant na ito. Delikado eh. Delikado po yung variant natin na yan eh. Na BA, ano yan? BA, BA, 0.2, 12.1. Ayan. Eh, delikado tayo niyan. Eh, mabuti naman at ikaw nga eh, medyo bakunado daw tayong lahat. Eh, pero kailangan pa rin natin umabot sa 85% o 77 million. Base po sa nakapagbakuna rin daw yun ng 407 individual ang mga itinayong vaccination site malapit po sa polling precincts noong Mayo 9, senyora. Gayunman, eto po, naniniwala ang vaccination operation center na may panahon pa para maabot ng pamahalaan ang naturang target kahit pa matatandang bumagal eh, yung pagbabakuna noong panahon ng kampanya. Ayan. Samantala, nagsagawa rin po ng Special Vaccination Day ang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil halos 28% pa lamang ng target ang fully vaccinated po dyan sa lugar na yan. At bukod dito, nakikipag-ugnayan na rin po ang DOH sa pinuno ng lokal na pamahalaan ng Bangsa Moro para himukin yung pong mga residente na magpabakuna at magpabooster sa pamamagitan ng po ng mga pagbibigay ng insentibo. Eh, magbigay kayo ng insentibo. Tiyak na marami magpapabakuna po dyan pag nagkataon. Eh, pero ito po, umaasa pa rin ng NBOC na sisikapin ng mga LGUs na makumpleto ang bakuna ng 70%. 70% ha? Kahit o paano. Pero kaso, ng kanilang target population. 7 region na po sa bansa ang hindi pa nakakaabot. 7 regions. Senyora, 7 regions pa ang hindi nakakaabot ng kanilang target. Kabilang po rito, ang Bangsa Moro, ang Sukskagen, ayan. Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Caraga. Ayan po ang 7 region ng bansa na hindi pa nakakaabot ng kanilang target. Magandang balita na balik po ang focus ng pamahalaan sa pagbabakuna kontra COVID-19. At sa huling pagkakataon na po ito, ibubuhos na lahat ng kayang gawin bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte. Kaya sana maabot natin ang lugar na talagang mababa pa ang vaccination turnout. Dahil alalahanin natin, papasok ko ng papasok dito, naku, ang tinamaan na magaling na virus dito na sabi nga ni Yusek, mabilis. Kaya lang, dahil bakunado tayo, nakakabawas, no? Dahil ano raw eh? Ano sabi niya? Yun po pinapatid niya eh. Posibleng mas nakakahawa. Isipin nyo. Pero, hindi nangangahulugang magdudulot ng malawakang hawahan. Aba, dahil sa mataas na vaccination rate. Pero kulang pa. Hindi nga naabot yung ano eh. Yung percentage natin na 77%. 77 pa yun? O 77 nga. Na dapat ay umabot tayo ng 77 na million. Ayun, 77 million. Mga 87% yan. Kung 77 million.
Ayan. Kaya yan po ang aming paalala. Nako, siya nga pala. Yung ano mo, yung increase mo na, ano, na sweldo, ha? Yung increase mo sweldo, senyora. Yung increase po ni Senyor Padre de Pamilya na, magkano yun? Na dagdag doon sa ano natin, sa minimum wage. Diba? Medyo nahihirapan eh. Sabi nga nung ibang mga labor leader natin, ang lit! Sabi nila, ang lit! Nalilitan. Pero kaso, eto ho masakit dito. Yung mga may-ari, yung mga kumpanya natin, kung kayo nalilitan, sila naman po, nahihirapan! Ay. Nahihirapan! Bakit kayo nahihirapan? Dahil maliliit din po ang negosyo. Ayun, nahihirapan, no? Naliliit at maliit ang dagdag, sabi ng mga manggagawa. Eh sabi naman ng mga negosyante, eh maliliit din ang negosyo namin. Eh puro maliliit. Bihira. Kaya yun po ang magiging problema natin dito sa aumento sa sahod. May bibigay ba yan? Yun ang tanong. Eh ayon po rito sa Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines, paliwanag po nito, napakarami din pong maliliit na negosyo. Sinabi niyo maliliit, eh liliit nga na negosyo nila sa bansa. Ang padadapain, ang pinadapa pala. Ang marami daw yung maliliit na negosyo ang pinadapa ng COVID-19 pandemic. Kaya po sabi niya, eh 70% ng mga negosyo sa Pilipinas ay eh, kabilang po ito sa micro enterprises eh. Ang dami pala no. 90% na sa micro. Ibig sabihin maliliit lang. Maliliit na mga negosyo. Kaya ito pong inaprubahan. Magkano yung inaprubahan, engineer? 33 pesos na wage increase sa mga minimum wage earners. Sayang, kwarta na, naging bato pa. Ibibigay kaya ito? Ibibigay kaya ito ni BBM? Ay, di, alamin natin bukas. Baka makapanayam natin bukas sana si BBM. Kaso wala ho eh. Nasa nagbabakasyon na. Unang nagbakasyon yung isa, yung natalo. Nasa Amerika na. Eh ngayon naman po ito, nasa ano na rin, nasa abroad na rin po. Eh yung mga nanalo. Ayan. Yung mga, sabi po rito, yung wage board na, inaprubahan po ito ng wage board ha, 33 pesos. Malaki-laki na sana, no? Pero nalilitan sila. Eh kaso, nalilitan nga kayo. Kawawa naman yung maliliit na negosyante din. Eh, may katapat eh. Yung maliit nyo, may katapat din na maliliit na negosyante. Paano ba yan? Paano gagawin natin? Okay, hindi ko ho alam kung paano natin pag-aayaw-ayawin ito. Kaya ito po yung rekomenda ng mga employers. Nagrekomenda po sila ng hakbang para magkaroon ng balanse sa pagitan ng mga employers at mga manggagawa. Pag-uusapan na natin yan. Yan o, tingnan natin kung paano magkakasundo yan. Palagay ko, hindi aabot ng 33 pesos yan. Pag magkasundo man yan, baka magkakalahati. Ayan. Pwede ba? Para tayo magkasundo. Sige, para pareho meron at parehong wala. Kami naman na mawawalan eh. O kayo magkakaroon eh. O eh, baka yung 33 pesos na sinasabi nyo, katiting! Eh, lalong magiging katiting yan. Dahil pag mag-uusap yan, eh, baka kalahati, gawing kalahati yung 33, magkano na lang? Magkano na lang, engineer? Mahina ako sa mate. Yung 33, magkano na lang? Ha? Ano, no? 16? Ha? May 50 centimos. Mabuti ko ibigay pa yung 50 centimos. Magiging 16 na lang daw, sabi ni engineer. May 50 centimos pa. Huwag na. Tapat na. 16 na lang. Ayun, magkano yan? Magkakatawaran yan eh. Yun, no, ang mahirap dito, senyora. Dahil kasi, oh, pare-pareho naman tayo naepektuhan ng pandemic. Di ba? Yun, no, ang problema natin. Kaya, marami pong salamat sa lahat ng mga magbibigay ng kanilang aumento. Kung magbibigay nga, kung kaya nga. Pero ganun po man, antabayanan natin kung ano talaga ang halagang aumento ang maibibigay sa mga minimum wage earners. With that, si Senyor Pacheco, minsan pa nagpapasalamat, nagpapabot ng pagkasabi. Siyempre, binabahagi namin yung aming pagkasabi sa inyo na don't worry, be happy. Sana kahit na papano, maging happy tayo, okay? Maraming salamat. Hanggang bukas. Hasta mañana. Si Señor Pacheco dito pa rin sa Teka Teka sa Himpilang May Todo Lakas ang DWIZ 882. Bye-bye! Liberty Standard Time, 6 minutos na po. Alas 6 na pala. Eksakto, alas 6 ng gabi. Teka Teka, si Señor Pacheco na!